Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Ito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Eh, enjoyment lang ito, mga kaibigan. Eh, ang panahon, mga kaibigan, kahit medyo umuulan na, malakas ang ulan kahapon, isang araw, pero ang init po, ganun pa rin. Grabe, mga kaibigan. Gusto ko na sana linisin doon sa likuran, mga kaibigan, kasi medyo malaki-laki na, malapit na nating mga kaibigan, parang hardening mo, mga kaibigan, na para sa siguro mga 2 months pa siguro, kasi alanganin po. Parang natakot na po, mga kaibigan, na magpakita ng manok po. Kasi ang dami nang mga kaibigan sa yung iba na restrict, na warningan, ganun, dahil sa manok po. Hindi ko lang alam kung siguro baka nakita sa YT na medyo ang manok. Parang hindi ba komportable, mga kaibigan, sa siguro paghawak o nagpukaan ba, ganun. Hindi ko alam kung anong guidelines yan, mga kaibigan. Siguro, pakita kahit nakakord, pero madalian lang, mga kaibigan, parang lang. Yung sa atin naman dito ay talagang usap-usapan na itong kaibigan. Wala naman tayong pinipikitang manok na medyo sinasaktan po. Sa atin dito ay puro usap-usapan lang tungkol sa manok, mga pamaraan, mga kung paano magkondisyon, paano magbuhay ng sisiw, kung paano yung about sa breeding, maganon lang bang kaibigan. Pero kasi may nakita din ako kay ang daming mga vlogger po na mga kaibigan na wala ng channel po. Kaya medyo maingat tayo. Pero pakita pa rin natin. Pero yung mga kaibigan, yung parang passing lang ba? Na, kasi dito sa atin, chicken talk ito, mga kaibigan eh. Hindi naman tayo puro update lang sa manok, ganun sa manukang. Hindi naman ganyan, mga kaibigan. Sa atin ay usapang magmanok tungkol sa manok, ganun. Itong wala muna tayong shoutout ngayon, mga kaibigan. Kasi siguro sa next vlog na naman. Itong pag-usapan natin ng mga kaibigan ay itong tungkol sa mananalong manok. Saan ba nakuha ito? Sa galing ba o sa estilo ng laban nila o bloodline? Yan, pag-usapan natin yan, mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay anuhin muna natin itong mga wala pala tayong shoutout. itong mga kaibigan, itong mananalong manok ko na sa experience ko, mga kaibigan, ay nakuha ito sa nakita ko, ha? Nakuha ito sa galing ng isang manok po. Kasi ang manok naman ng kaibigan, pag sinasabing magaling, di siyempre, dala na yung may cutting siya, may mga angat siya, may mga ilag siya. Pag ang manok mo ganyan, mga kaibigan, tapos puro talunin, parang wala kang mga kaibigan, parang hindi mo nakita ang weakness ng isang manok po. Baka sa tingin mo, yung mga ilag lang, yung mga salta, pero di mo nakita yung blue talaga ng isang manok, mga kaibigan, na talaga inahagis talaga. Na maraming factor yan, mga kaibigan, kasi pag ang manok ay magaling, tapos matatalo, matatalo, pero nakita mo naman, mga kaibigan, na talagang lumalaro po, talagang may mga ilag, may mga salta, baka ang diferensya dyan, mga kaibigan, ang palo niya po, baka hindi extended ang paa, baka ang cutting niya ay medyo pinipigilan. Pero yung mga ganyan naman, makita naman natin yung sabong po. Pero kung talagang magaling siya, at saka talunin yung mga yung mga lahi, sa akin, mga kaibigan, talagang kunin ko pa rin yun, kasi imposible yun, mga kaibigan, na hindi manalo po. Baka kulang lang sa stretching, mga ganun. Kasi ito kasing tinatawag nilang bloodline. Magbase ka sa bloodline. Kasi ang mananalong manok daw ay doon daw sa bloodline. Eh, hindi naman siguro, mga kaibigan, kasi kung yung bloodline na yan ay mananalo, hindi, kuha tayo ng bloodline na yan. Katulad itong Boston, mga kaibigan, ay talagang mananalo naman yan, pero hindi naman siguro lahat ng magkataon, mga kaibigan, ay mananalo sila. Siguro manalo lang isang bisis, sunod naman, malasin. O yung tinatawag na mananalong manok, mga kaibigan, siguro mga 3 bisis na mananalo, siguro parang ganun, mga kaibigan, mananalong manok eh. More than one, mga kaibigan, marami na yun, pero yung 3 talaga, mga kaibigan, pag makapasok ng manok dyan, na 3, talaga mananalo rin yung manok na yan, lalo na pag mga kapatid, ganun din. Yung lahi nila, mga kaibigan, talagang, kasi, mga kaibigan, ito kasing sinasabi nilang bloodline po.
pag sinasabing ito, mananalo ito, mga Boston Roundhead, mananalo ito, kasi ang bloodline lang ganito. Magaling sila, may mga ilag, din, siyempre manalo sila. Pero may mga manok din magkabigan na walang bloodline po, pero mananalo. Hindi niya alam kung saan galing. Pero may mga kapatid kasi nag-breed siya yung bulgak niya. Hindi niya alam kung anong maproses yun, yung inahe niya. Lalo na sa probinsya magkabigan na manghiram ako kay Pedro ng yung babae, yung sweater, pero ilang beses na nai-cross. Yung lalaki na nakapanalo na, hiniram niya, baldado. Siyempre, yung baldado na yun, yung bulgak na yun, magaling yun. Kaya magmana sa magkaibigan, offspring. Kaya maraming dahilan po. Parang sa tingin ko magkaibigan, both po. Yung bloodline at saka galing o estilo ng haway. Pero dito tayo nagkakatalo magkaibigan na ang manok. Magaling siya. Pero palaging talo po. Talunan ba magkaibigan? Ano kayang factor? Mayroon namang iba magkaibigan na ilang beses ko yan narinig sa mga kaibigan ko na manok daw niya, hindi masyado magaling, patalong-talong lang daw, pero ilang beses na nanalo, yung patalong-talong mga kaibigan, magaling yan. Kasi, di ba, yun naman talaga ang sabihin ng mga, yung sabi ng iba, yung manok ko, patalong-talong lang, pero ilang beses na nanalo. Saltada, parang yuyo mga kaibigan, di ba? Kaya mananalo, pero yung nakita mong away talaga mga kaibigan na yung isang angat, yung walang ilag, pumalo lang, tapos mananalo makibigan. Kung sa sabong, makita mo, talagang hindi mo makitaan ang magaling po. Iba to. Pero pag itari mo makibigan, mananalo. Siguro, ang cutting po, superb ang cutting makibigan. Kasi, hindi rin natin masabi yung makibigan. Kasi pag superb ang cutting, di mo naman alam na makatama siya. Kasi ang estilo niya, iba. Wala siyang mga ilag, wala siyang saltada, pero ang cutting niya superb. Parang butcher makibigan. Super bang cutting, pero di masyado magaling. Magaling sa cutting po. Pero kung pag nag-usapang magaling, yung mga claret, yung mga limon, ganun. Kaya ito rin manok, mga kaibigan, sa tingin ko po, depende din sa nag-handling sa manok, mga kaibigan. Kasi may kaibigan ako dati na medyo, siya, tagapakain siya sa farm, doon sa Mindanao po. Ang handler nila, mga kaibigan din namin, kaya kung maglaban sila, sumama kami doon sa Sabungan po, doon pa sa Mindanao, mga kaibigan. Talaga yung handler na yung mga kaibigan, magaling po. Talaga marunong siyang, lalo na yung, ang pinaka-importante sa manok, mga kaibigan, yung hindi mo siya bigyan ng medyo, mga kaibigan, yung stress sa pagdating ng talagang presko ang manok. Kahit anong ginagawa niya, kahit anong training ang ginagawa niya, pero pagdating sa araw ng laban, mga kaibigan, talagang wala hong dinaramdam ang manok, presko ang manok. Talaga may tendency na manalo po. At saka yung handler na yun, mga kaibigan, ay hindi siya magkagamit ng scratch box, mga kaibigan, yung sa kanya. Pero may scratch box doon. Hindi siya magamit ng scratch box. Ang sa kanya, kahig lang talaga. Kahig. At saka running pin po. Pero ang manok, mga kaibigan, madirbi o maulutan, talagang manalo po. Kasi yung manok niya, nakuha naman doon sa kaibigan ko, yung dalawang bisis na nalo. Pero pag nandun na sa kaibigan ko, natalo po. Kaya yung mga manok, depende din yun sa nag-alaga o nag-handling sa manok po. Kaya itong pinag-usapan natin ng kaibigan, mananalong manok, saan ba nakuha? Sa galing o estilo, bloodline, both po. Pero depende sa nag-handling, mga kaibigan. Mayroon naman talagang mananalo na kahit yung may-ari, hindi masyado marunong, pero talagang magaling lang talaga ang manok. Kaya maraming faktor, mga kaibigan. Kaya hindi natin masabi ito. Kaya kung tayo ay papiliin dito, manalo manok, sa tingin ko, mga kaibigan, both po. Manalo kasi itong, imposible naman di manalo itong magaling, estilo, ang away, magaling, super bang cutting. Tapos, ito namang bloodline, mga kaibigan, example, itong mga Boston Roundhead, talagang magagaling din, manalo din talaga yun po sa akin, mga kaibigan, sa side ko. Sa tingin ko, mga kaibigan, sa po, sa mag-handle sa manok, mga kaibigan, yung napaka-importante yun, mga kaibigan. Kaya naanuhan ko yun, mga kaibigan, yung kapitbahay namin doon sa Mindanao din, magaling din. Yung manok ko, kinundisyon niya. Talagang nanalo po. Tsaka nagtaka ako noon sa day of fight. Ibang palo ng manok po, ibang kilos ng manok. Kaya sa sabi ko dito mga kaibigan, both at saka depende sa nag-handle sa manok po, depende sa nagkondisyon mga kaibigan. Kaya ito lang ang ating
bahagi o mai ano natin sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.